Thank you sa mga nagla-like at nag-share nitong video. Napakalaking tulong at nagbibigay sa akin ng motivation para mas lalo pa akong gumawa ng mga free videos para sa inyo, guys. So, yun lang, guys. Hi,皆さん、こんにちは。ギラ先生です。じゃあ、今日もよろしくお願いします。皆さん、好きなことは何ですか？何が好きですか？と聞かれて、日本人っぽく言うを紹介していきたいと思います。So, yun guys, ituturo ko sa inyo yung medyo high-end or you can sound like a Japanese native kapag tinatanong kayo ng word or ng tanong na nani ga suki desu ka? Normally, ganito tayo na eh. Ah, Kiran-san, nani ga suki desu ka? Watashi wa ramen ga suki desu. Iroiro na tabemono wo tsukuru no ga suki desu. Ryoko suru no ga suki desu. Something na ga suki. So, normally, yun na lang lagi yung pattern natin, nani ga suki. Okay, bakit nga ba parang patataasin lang natin or gagayahin natin kung paano magsalita yung mga Japanese. So ngayon guys, I'll introduce some common phrases na ginagamit ng mga Hapon if they are saying something, they are into it, meaning to say they like doing recently, mga bagay na kinakahiligan nila gawin. So ito yung mga phrases or words na ginagamit ng normal Japanese. Okay guys, bakit nga ba ito? When we get old, as you know, naiiba yung taste buds natin, tama? Depende rin sa economy, depende sa environment. Minsan, bigla na lang makakahiligan natin itong bagay. Minsan na lang magiging addict tayo sa isang bagay, tama? Hindi lagi iski natin yung isang bagay na to. Okay? So, let's use useful phrases that this sounds more efficient and he sounds like a native. Okay? Okay, number one guys, my boom. Okay, this my boom guys, ito naman yung my boom. Ito naman yung mga bagay na recently saking skininata ko to. Meaning to say, mga bagay na nakahiligan mo recently, mga bagay na nakahiligan mo gawin recently. So, you could say, this, my bumo. Okay, gawa tayo ng example. Saikin, iru-iru na tabi mo no o, tsukuru no ga, my bumo desu. So, recently guys, ito yung nakakahiligan ko, magluto ng iba't ibang uri ng pagkain. So, pwede nyo itong gamitin yung my bumo, basta ito yung mga bagay na gugustuhan nyong gawin recently. Okay? Again. Saikin, iro-iro na tabi mo no o, tsukuru no ga, my bumo desu. Instead of ski desu, ne? Kasi nga, nakahiligin nyo to gawin recently. Okay, isa yun sa pwedeng gamitin. Pangalawa, pwede nyong gamitin yung hamateru. Ito, gamit ito sa mga Japan. Kahit pwede ito sa ibang tao, na pwede yung sabihin ito sa ibang tao na ito, addict na addict sa gamang ganyang mga bagay. Okay, dito sa Pilipinas, maraming addict sa ML, tama? Sa Pilipinas, maraming basta pag wala silang ginagawa or basta may free time sila, ML talaga. So, ito naman guys, ang hamateru, mga bagay, ito naman yung mga bagay na kung saan addict na addict ka talaga. Kumbaga, hindi ka na natutulog, sometimes, gawin mo lang ito. For example, watashi wa hima dattara, nihongo no podcasto ni hamateru. Ito sa mga bagay na ginagawa ko ay pakikinig ng music. Pakikinig ng mga Nihongo podcast, Japanese podcast. Ito yung mga kinaka-addikan ko. One more, watashi wa hima dattara Nihongo no podcast ni hamateru. Ayun guys, pwede kayo magbigay ng example ng mga bagay na kinahihiligan niya. Again, ni hamateru yung conjugation niya. Okay. Last one naman guys, na pwede nyong i-replace sa ski, meganai. Ito naman guys, ang meganai, parang as in, ito lang, sapat na. Kumbaga, hindi sa addict na addict, kumbaga, basta ito. Kunwari, makita ka ng Japanese food, talagang kakain ka dyan.
ikaw ay mahilig mangolek ng mga Hello Kitty. So makadaan ka sa isang store na to, talagang bibili ka ng Hello Kitty. Makadaan ka sa store na to, ikaw na mahilig sa mga anime toys. Makadaan ka sa isang anime toys, kahit sa ang lugar, bibili ka talaga. That's Mega Nai. Nihongo no podcast ni Mega Nai. Kumbaga ako, kanina adik ako. Ito basta, para sa akin, ito lang. Ito, okay na ako dito. Sa pagkikinig ng mga Nihongo podcast. Or I could say, Nihon no anime ni Mega Nai. Basta, Nihon anime. Ito lang, sapat na. Ito lang, okay na ako dito. So yun guys, ulitin ko. I-replace nyo tong gaski sa mga following phrases or conjugation na ito. May bumo, pwede nyo tong gamitin basta recently, ito yung mga bagay na nakahiligan nyo. For example, saiking, iro-iro na tabi mo noots, kurunoga, may bumo. That's nakahiligan nung magluto recently ng iba't ibang pagkain. The next one is hamateru. Ito naman yung mga bagay na talagang adik na adik kang gawin. I could say, Himadattara Nihongo podcast ni Hamateru. Again, adik akong makinig ng mga Japanese podcast. Mega Nai, basta wala ka nang nakikitang iba, ito lang yung nasa ano mo. Yung talagang parang pag nakita mo, yun na kagad, papasukin mo. That's the Mega Nai. Kumbaga, yun nga. Sabi kanina, Nihon no anime ni Mega Nai. Kumbaga, basta Japanese anime. Bibilin mo, panunuorin mo. So, yun lang sa'yo, sapat na. So, again guys, ito ay replacement ng Nadiga skills. So, again guys, I hope meron kayong matutunan again guys. Feel free to use sa comment section guys. Gamitin nyo yung tatlong phrase na to. Try nyo guys, i-apply sa sarili nyo para makasanayan nyo siya. So, yun lang guys. I hope meron na naman akong na-share. Again, thank you sa mga nagla-like at nag-share nitong video. Napakalaking tulong at nagbibigay sa akin ng motivation para mas lalo pa akong gumawa ng mga free videos para sa inyo guys. So yun lang guys, mata yoroshiku onegaishimasu. Diyan eh, bye bye. Is studying, living and working in Japan part of your wish list? Wish granted with Beyondo Visa and Educational Consultancy Services. We are a student visa consultancy firm that assists young professionals on how to study in Japan through our work and study program. We provide transparency in our program, having a company owner who has been in Japan on a student visa program for 2 years, studying the Japanese language. Our friendly staff also speaks Japanese and will guide you through the entire application process. Our partner language schools in Japan are accommodating. Free one-on-one orientation over the phone may be provided. We also offer private online tutorial in Japanese language and Japanese flashcards. We execute what we promise and only promise what we can deliver. Be the next Filipino student visa holder in Japan. Messages for more details.